Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. Tayo nagkakatipon sa hapong ito, ang Anticipated Mass, sa unang linggo ng ating Kwaresma, upang pasalamatan ng Panginoon sa lahat ng kanyang biyayang patuloy na inahandog sa atin. At in particular, nais nating pasalamatan ng Panginoon sa ating pinakamamahal na si Ate Lou Lourdes. At napakagandang unang pagkakataon, tayo nagmimisa ngayon sa napakagandang kapilyang ito. Palakpakan natin ang Panginoon. Upang ating pagdiriwang ay maging kaya-aya sa mata ng Diyos, hilingin natin ang kanyang pagpapatawad at ang kanyang pagpapala. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa taon-taong pagdiriwang ng paghahandang 40 araw para sa Pasko ng Pagkabuhay, kami nawa ay lalong umunlad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya sa pamuhay na marangal bilang aming tagapamakita kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Magsipo tayong lahat at makinig sa salita ng Diyos. Handa na ang Diyos na magpanibagong simula sa ilang mga nakaligtas. Ang tipang binabalak niyang pagtibayin, kinanuwe at mga kamag-anak nito ay tanda ng kanyang mahabaging pagmamahal sa lahat ng tao. Pagpapahayag mula sa aklat ng Genesis. Ito ang sinabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak. Ako'y nakikipagtipan sa inyo ngayon, pati na sa inyong magiging mga anak. Gayun din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid ninyo. Mga ibon, maamot maiilap na hayop na kasama ninyo sa daong. Ito ang masasabi ko sa aking pakikipagtipan sa inyo. Kailan may hindi ko nalilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala nang baha na gugunaw sa daigdig. Sinabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking baghari at iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Tuwing magkakaroon ng ulap at lilitaw ang baghari, aalalahanin ko ang aking pangako sa inyo at sa lahat ng hayop. Hindi ko nalilipulin sa baha ang lahat ng may buhay. Ang salita ng Diyos. Salmong tugunan. Poon, iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan. Poon, iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa abamong lingkod. Ayon sa matwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan. Tagapagligtas ko na inaasahan. Sagot, poon iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan. Poon gunitain, pag-ibig mong wagas at ang kabutihang noon pa'y nahayag. Pagkat ang pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw, ako sana poon ay alalahanin. Tugon, poon iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob siya yaong gabay
at nagtuturo ng kanyang kalooban. Tugon, poon iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan. Pagpapahayag mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Pinakamamahal kong mga kapatid, si Kristo'y namatay para sa inyo. Namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat. Ang walang kasalanan para sa mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Sa kalagayang ito, pinuntahan niya at inaralan ang mga espiritong nakabilanggo. Iyan ang mga espiritong ayaw sumunod nang sila'y matiyagang hinihintay ng Diyos noong panahon ni Noe, samantalang ginagawa nito ang daong. Sa tulong ng daong na ito'y iilang tao, 8 ang nakaligtas sa baha. Ang tubig ay larawan ng binyag na nagligtas ngayon sa inyo. Ang binyag ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan, kundi isang pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na budhi. Iniligtas kayo ng binyag sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo na umakyat sa langin at ngayon naluklok sa kanan ng Diyos. Naghahari siya roon sa mga anghel, sa mga makapangyarihan, sa lakas na panlangit. Ang salita ng Diyos. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Noong Miyerkules, sinimulan natin ang bagong panahon ng ating liturhiya at 40 tayong maghahanda. Anong tawag natin dito? Ha? Kwaresma. Sa wikang English, Lent. Okay. 60 tayo magsasalita ngayon kasi 60 years old. Si Tita Lodi. Gawin natin isang oras na paghihintay natin. Hindi po. Okay? So, 28 taon na akong pare, pero lagi ko sinasabi to kapag Lent. L-E-N-T. Yung mga seminarista, hindi ko alam kung natatandaan nila, pero napakaganda nating pagnilayan. Kita-kita natin na sa unang pagbasa kung ano'y ginawa ng Panginoon na tipanan, kasunduan, covenant. Sa wikang Hebrew, berith, ito sa ating pagbasa, na dinala si Jesus ng Espiritu sa ilang. Another word for ilang ay disyerto. Dati itong lugar na to parang ganun lang eh. Disyerto. Taon-taon yata may nangyayari dito. Nung unang pagdating ko rito, sabi ko, Mano, hindi ito. Nawawala na tayo. Wala namang ganyan mga bahay-bahay na ganyan. Ewan ko sa susunod ko ano namang mangyayari. Ninong, ano pa gagawin natin dito? Anyway, so disyerto. Pag sinabing disyerto, ilang. Pero napakagandang isipin natin na doon sa 40 na si Jesus ay nag-ayuno, 40 na si Jesus ay nagnilay, 40 na si Jesus ay nanahimik at nanalangin, yun din ang pangyaya sa atin at sa bawat isa. L-E-N-T. Gutom na ba kayo? Hindi ba? Okay. Tayo ngayon makikinig sa salita. Letter L. Ang panahon ng Kwaresma ay panahon to listen to the Word of God. Ano yung una? To listen. Shema Israel. Sa wikang Hebreo. Makinig. Hindi ka po pwedeng sumunod kung hindi ka nakikinig. Diba? Nung bata tayo, kayo naglalaro na kayo ng computer games. Kami nung panahon namin, Shato. Nakaka-relate yung iba. Noon, meron kami mga... Kaya pag tatawagin ng tatay at nanay, pag ayaw mo, hindi mo talaga marinig yan kasi ayaw mong sumunod. Okay? Pero yun ang tawag sa atin ng Panginoon sa 40 na ito. Let us pause for a while. Let us be silent. At parang ilang, parang sa disyerto, kailangan tayong makinig sa salata ng Diyos, lalong-lalo na kapag tayo'y umaattend ng Holy Mass. Pakisabi sa katabi, makinig ka. Huwag kang matulog. Amen? Okay. Makikinig to listen.
At kapag sabi natin natin, pinabaliktad natin the word listen, pwede na tayo mag-listen kapag pag-squabble natin siya. There is always a time to be silent. So sa pakikinig ng salita ng Diyos, magninilay tayo. Sa pakikinig ng salita ng Diyos, isa sa buhay natin at naway makita at madama natin ang mensahe ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Okay. Letter E. Yung letter E, sinasabi ng Panginoon sa atin sa kapanahunan ng Lent na tinatawag nating enthusiasm. Ano yung enteos? Pag sinabing enteo, teo, God. Kapag ang isang tao enthusiastic, masigla, buhay na buhay. Tinanong yung katabi niya kung buhay na buhay o patay na patay. Okay. Enthusiasm. Puno ng espiritu. Okay? Puno ng ating Panginoon. Kaya sinabing enthusiasm, ibig sabihin very optimistic. Ibig sabihin punong-puno ng sigla, punong-puno ng ligaya upang gawin ang mabuti, upang gawin ang maganda, upang gawin ang totoo. Amen? Yung una, sinasabi ng Panginoon, listen to the Word of God, ang isang pillar ng Lent ay may oras magdasal, prayer. Yung enthusiasm to do good, ang ibig sabihin naman ay kawanggawa, charity. Ibig sabihin, paglilimos. Ito yung mga pillar, tuwing Lent season. Oras na magsimba at magdasal at oras magbigay, mag-alay, maghandog, kapwa ko, mahal ko. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Kapwa ko, mahal ko, at marunong akong makipagkapwa tao. Amen? May siglang magbigay, may siglang maghandog, may siglang magbigay ng anumang bagay, lalo na sa mga dukha. Amen? Malinaw na? Letter N. Ito gusto ko. Letter N. Tatlong word. No, no, no to sin. Hello? Para maging iba, iwas, bawas, alis sa anumang katiwalian, sa anumang kasinungalingan, sa anumang karupukan, sa anumang kasalanan. That's the best fasting and abstinence. Diba? Tandaan nyo, pag Merkules Santo, ginawa nyo ba yun? Merkules Santo. Nung Merkules ng Ash Wednesday, ang dami kayong kinain. Fast! Ang ginawa nyo natin, fast eating eh. Okay? So, dalawang araw lang ang binibigay sa atin ng Panginoon ng simbahan. Una, pag Ash Wednesday, saga Good Friday, to fast and abstain. Yung abstain, tuwing lahat ng Friday. Okay? Pero yung fasting, Merkules abo lang, abo na, ano, Merkules lang abo, okay? Okay? Ash Wednesday and Good Friday. Okay. Pero ang gusto nang sabihin ng Holy Father, the best fasting, the best abstinence is what? To abstain. Yung lalo na yung mga medyo tumatandang tulad ko. Nagsisixty rin ako sa July. Nauna lang sa atin ang beautiful, no? Nauna lang sa atin Tita Lu, okay? So at the end, ano sabi ng Holy Father? Abstain, fast from anger. Sino sa inyo magagalitin? Konting bagay lang nataas ang boses. Okay? Abstain, fast from judgment. Yung Marites, Mariposa at Marilyn, yung mga buhay, ay, alam mo, nagkahiwalay na pala sino. Okay? May buhay na buhay, ano ba pakialam natin sa kanila? Okay? Fast and abstain from resentment. Fast and abstain from all negativities. Yun ang pinakamagandang ayuno. Yun ang pinakamagandang pamamaraan. No, no to sin. Kasi ang kalaban lang ng Panginoon, yung Diablo, na lagi tayo dinitem, walang iba kundi humiwalay sa Diyos. Okay? So, pakisabi sa katabi, bawal ang kasalanan. Kaya, take note, bago matapos, makinig kayo mabuti, bago matapos ang 40 days na to, kailangan kayong mangumpisan. Pakisabi sa katabi, mangumpisan ka.
Okay. Nabingi ka na. Okay. Amen? You have to go to the church. You have to go for confession. Ang sabi ng simbahan, minsan man lang sa buong taon, during the time before Easter, you approach a good confession. Amen. Okay. Ani L? Listen. Letter E, enthusiasm. Letter N, no to sin. And letter T, sa Panginoon natin, lahat na gawa niya at naging kalugod-lugod sa Diyos, everything was able to be done by Jesus simply because He trusts the Spirit. So letter T, tiwala. Letter T, trust. Yung tapat ang Diyos sa tipanan. Kaya hindi natin magagawa nito sa ating sarili lamang. Kaya kailangan hayaan natin ang Espiritu upang tulungan tayo at lagi nating hilingin sa Kanya. Amen? At yun ang mga bagay na dulet na ito, hilingin natin. Sa bandang huli, gusto ko lang magbigay ng konting-konti lang. At alam yun, ayaw na ayaw ito ni Tita Lou. Kaya lang, yun ang ating dasal kay Tita Lou. L-O-U, Lou. Di ba? May ligaw sa acronym eh. Okay? Nahirapan ako. Letter L, una-una. Sige, ano pinakamaganda sa letter L? Loving. Di ba, Ninong? Sana magpatuloy siya, no? Na patuloy na magmahal, umibig, magmahal, lalo na sa dami-daming anak niya ngayon. Hindi lang tatatlo anak niya. Ang dami-dami. Amen? At bigyan siya ng mas mahabang buhay. Letter L, loving. Ano yung letter O? Awesome. Hindi mo letter O. Hindi mali. O, di mo na. Letter O na lang. Authentic. Letter O din ba yun? Ay, nakamali. Pero maganda sana. Letter O, gustong-gusto ko. Outstanding. Ah, di ba? Astounding in everything that she does. Yun ang pagdarasal natin. Kaya na may perfectionist to. Kaya this is good outstanding. Letter O na lang. Mas gusto ko. Optimistic. Yun. Yung bang, I think, laging hopeful. Laging makikita yung the better side of everything. Di ba? Tulad ngayon, syempre, si Ninong siya nag-ayos nito. Pero syempre, andun yung pagtatsaga, bago mag-birthday, bago lahat, matapos itong simbahan na ito. Amen? Sana sa buhay din natin, napakagandang, meron tayong nakikita natin lagi yung the better side of everything. Di ba? Yung mas maganda, yung mas maliwanag, parte yung kahirapan, parte yung pagdurusa, parte yan eh. Pero after all those things, after the Calvary, there is always resurrection. Amen? And syempre, letter U, napaka-importante naman sa buhay yun eh. Lalo na pag tumatanda na tayo, may palatandaang tandang-tandang tumatanda ka. At sana, yun ang makita natin. Understanding. Di ba? Ano sa Tagalog yung understanding? Ayun. Mapang-unawa. Maganda rin. Maunawain. Mahabagin. At higit sa lahat, palagay ko ginagawa niya na ito, yung cool lang. Kalma lang. Di ba? Hindi ka dapat may stress at ma-distress. Lahat ay bigay ng Diyos. At at the end, dahil mga Bicolano, at favorite ko yun, Diyos mabalos. Nagpapasalamat tayo sa handog ng buhay. Nagpapasalamat tayo sa handog ng pamilya. Nagpapasalamat tayo sa handog ng pananampalataya. Nagpapasalamat tayo sa handog ng pagkakaibigan tulad andito tayong lahat. Nagpapasalamat tayo sa lahat ng biyaya sapagkat lahat ay galing sa Kanya. Sa pamamagitan ng Nuestra Senora, di ba? Defend your Francia. Amen? At sa ating pagsasama sa pagdiriwang ito, sana malubos tayo ng biyaya ng Panginoon. Let us continue to listen. Let us continue to be enthusiastic. Let us continue to say no to sin. And above all, let us continue to trust the Lord. May it be in our life. Amen? Send, O Lord, holy apostles into your church. Nagkatawang tao sila ng Espiritu Santo. Pinanak ni Santo Maria Birhen. Pinagpakasakit sa Pilato. Pinako sa krus na matay ni Dibing. Nanalo sa laroon ng mga yumaong. Na may katong araw na buhay na magli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon mo mulat maririto at hukom sa nabubuhay na matay na tao. At tayo naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa walang simbahang katolika,
sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli na matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa mga pasimula ng ating lakbayin sa Kwaresma, pagsikapin nating tugunan ang pangyayari ng Panginoon at sa bawat panalangin ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa buong simbahang laging nangangailangang magbalik loob, naway sundin niya ang Espiritu sa pagtanggi sa lahat ng pangaakit ni Satanas. Manalangin tayo. Para sa Santo Papa at lahat ng ating mga pinunong espiritual, naway magtagumpay ang kanilang mga pagsisikap na mailapit ang mga tao kay Jesus sa panahon nitong Kwaresma. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga migranteng manggagawa sa buong mundo, naway igalang sila at pagkalooban ng katarungan at muling makapiling ang kanilang mga pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa, naway pahalagahan nila ang kanilang karangalan at pananampalataya at manatili silang tapat sa kanilang mga mahal sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng namamatay at namamatnubay sa mga retreat at recollection, naway sila'y maging tapat na tinig na naguulit ng mensahe ni Jesus para sa tunay na pagbabalik loob. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lahat, naway ang panahon ng Kwaresmang ito ay maging pagkakataon para sa ating tapat na pagtitika at magbungang pagbabalik loob. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Pagdasal natin sa Panginoon ang marami pang bokasyon sa ating simbahan at sa katapatan ng lahat ng tinawag ng Panginoon, ganun din ang mga may asawa. Pagdasal din natin ang mga taong may sakit at may sakit na nadala sa mga taong ating pinangako ang ipanalangin. Pagdasal din natin si Tita Lou, 10 ng kanyang mga mahal sa buhay at lahat ang may birthday ngayong buwan na ito at may anniversary. At sa lahat ng ating mga personal na kahilingan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoong Jesus, biyaan mo kami lagi na mapagpalang mapaglabanan namin ang mga tukso at mamuhay kaming alunsunod sa iyong ebanghelyo. Hining namin ito kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo po tayong lahat. Magsitayo tayo. Malaki mga kapatid, upang itong ating pag-alay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang mapagmahal. Nagkapinawa ng Panginoon itong pag-ain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mo kami maging marapat mag-ain sa pagdiriwang namin ngayon na pagsisimula ng banal na panahon ng 40 araw na pag-aanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning marapat ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang kanyang 40 araw na pagtitiis ng kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahon ito ng pagpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtalikod niya sa tuksong maging makasarili ay nagtuturo sa aming harapin ang pagkamabuti upang kaisa niya'y maging malaya kami sa pagdulog sa pagnahuling hapunan na siyang hantungan ng lahat sa kalangitan. Kaya kaysa namang hinagsisiawit ng papuri sa liblang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Oh,
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng Espiritu, gayong banal ang mga kalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Pagyapit isang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati, ninabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kadis, muli kanyang pinasalamatan. Nibot niya ang kadis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kadis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa iyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayong pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kahit naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis at kakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kayo marapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami sa salo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa at ni Reynaldo naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa sila'y muling mabuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol, ni Santo Hanibal ng San Antonio, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at pupuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Inanyahan tayo sa panahon ng Kwaresmang ito to listen, to be enthusiastic, to say no to sin, and to trust the Lord evermore. And so we have the courage to pray. Manalangin tayo. Magsitayo tayong lahat. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkang iyong bigay, itumanggap ng pampalakas na pananampalataya, pampatibay ng pag-asa at pagpaalab ng pag-ibig. Matutuhan nawa naming damahin ang gutom at pananabik sa tunay na pagkain na nagbibigay buhay upang kami makapamuhay sa bawat salita na namamatawi sa iyong bibig. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Inaanyayahan natin si Madam Lou at lahat ng mga birthday celebrant ng February. Meron ba kayo may birthday ng February? Punta dito sa harap lahat. Okay. At dito si Father Tom, si Father Joseph, si Father Aldian, and si Father Ariel.
Paspasan mo po ang lahat ng aming mga birthday celebrants ngayong buwan ng Pebrero. Naway maging tunay silang saksi ng iyong pagmamahal. Ipagkalap mo ang naisin na kailang puso ay iyong sakalooban at sila ay mapatuloy pong maging malusog sa pag-iisip, sa pangangatawan at naway lagi mo silang pagpalain at maging mabuting manggagawa sa iyong simbahan. Hinihiling namin ito kay Kristong aming Panginoon. Amen. Happy birthday to you. Sumayin niyo.
do, we must always put God first. So we are
Thank you.
saya.